kaibigan. Pakinggan po natin ngayon ang isa pang natataking kasaysayan na ilalahad sa atin ni Charice. Lumaki ako sa probinsya. Mahirap lamang ang aming pamilya. Ang pangarap ko, makaahon sa hirap. Kaya kahit anong paraan, gagawin ko para umangat sa buhay. Natutuwa ako na makita ka ulit, Charice. Mas lalo kang maganda ngayong araw kaysa nung gabing nanalo ka sa beauty contest dito sa barangay niyo. Salamat po, Sir Walter. Tsaka salamat din po sa pagpili niyo sa akin para manalo sa contest na yun. Ikaw ang nanalo dahil ikaw ang pinakamaganda at pinakamahusay sumagot. At saka mahusay ka rin sumayaw. Di nyo po na itatanong. Gusto ko po kasi maging artista. Kaya talagang ginalingan ko po yung pagsasayaw ko. Maraming mga modelo na naging artista na. Alam ko po. Kaya nga pangarap ko maging katulad nila. Ay, sa bagay na yan, matutulungan kita. Ay, talaga po, sir? Gagawin kitang modelo. At ako ang magiging manager mo. Ano po, maraming salamat po. Kaya lang, mahirap lang po kami. Wala po akong pambili ng mga magagandang damit. Uy, hindi problema yan. Ako ang bahala sa lahat ng kakailanganin mo. Salamat naman at dumating ka na, Charice. Pasensya ka na, Nico, ha? Nakalimutan ko, magkikita nga pala tayo. Mabuti na lang tinext mo ko. Kaya naalala ko. Bakit mo nga ba nakalimutan na magkikita tayo dito sa tabing dagat? Tinawag kasi ako ni Kapitan sa bahay namin. Nasa barangay daw si Sir Walter. Hinahanap ako. Yung chairman ng mga judges sa beauty contest na sinalihan mo? Oo. Anong kailangan niya sa'yo? Sabi niya gagawin daw niya ako model. Tutulungan niya ako at siya yung magiging manager ko. Ang saya-saya, di ba? At siya rin daw ang bahala sa lahat ng kakailanganin ko. Kinakabahan ako dyan. O bakit naman? Dahil hindi mo lubos na kilalang taong yun, baka ipahamak ka niya. Sobra ka namang matol. Mabait siya, no? Parang tatay ko na. Kaya hindi mo siya dapat pagdudahan. Halika na, umuwi na tayo. Pero bakit? Halos kadarating mo pa lang, ah. Sinira mo na yung araw ko, eh. Ano, ihatid mo ba ako o iiwan kita? Pasensya na kayo, Alin Lydia, kung ginabi kami nitong si Charice, ha? Pinamili po kasi ako ni Sir ng mga damit, sapatos, bag, makeup, pabango, ha? Aba, kadami naman yan. Eh, malahat eh, dala mo? Opo. Bumili rin kami ng groceries para sa inyo. Eh, sir, sobrang dami naman po ng pinamili nyo. Oh. Eh, wala ho kaming maibabayad sa inyo. Huwag niyong intindihin yun, Alin Lydia. Bahagi ito ng pagtulong ko kay Charice na maabot ang kanya mga pangarap. Ganda ng damit na suot mo. Parang mahal yan, ah. Ay, naku, sinabi mo pa, Gemma. Pati nga itong sapatos at saka bag. Wow! Ang swerte mo naman sa Sir Walter na yun. Talaga? Kaya nga naiinis ako kay Nico. Oh, eh bakit naman? Eh, sabi ba naman? Baka daw ipahamak ako ni Sir. Nag-aalala lang sa iyo yung tao. Gemma, kaya kong ingatan ang sarili ko. Kaya hindi siya dapat ganun. At saka, kailan ko lang naman siya sinagot, ha? Abay, kung umasta, kala mo ikakasal na kami? Oh, Charice, eh bakit ganyan ka magsalita? Bakit? Hindi mo ba talaga mahal si Nico? Kaya ako siya sinagot kasi mabait. At saka crush ko. Dahil nga gwapo. Pero wala pang love dun. Ano? Gusto ko pang maabot yung mga pangarap ko. At ayokong maging hadlang ang kahit na sino. Ano?
kasama ka ni Sir Volter sa Maynila? Opo, inay. Excited na nga ako. Doon po niya ako i-build up para maging model. Saan ka titira doon? Sa bahay ni Sir. Doon din naman nakatira lahat ng mga alaga niya eh. Malaki daw po yung bahay niya doon, kaya walang problema. Pero mahirap yun, anak. Babae ka. Ay, baka mapahamak ka. Wala agad na makatutulong sa'yo doon. Nay, 21 years old na ako, no? Kaya ko lang ingatan yung sarili ko. Tsaka isa pa, nakatapos na naman ako ng high school. Kaya hindi ako basta maluloko. Kaya ko rin umuwi dito. Hindi, ayoko. Ayoko, anak. Nag-aalala ako. Dalawa na nga lang tayo. Mahihiwalay ka pa sa akin. Nay naman eh, pagkakataon ko na nga para makaawan tayo sa hirap at maabot ko yung pangarap ko. Huwag niyo namang hadlangan yung pagkakataon na dumating sa akin. Hindi ko hinahadlangan, anak. Iniingatan lamang kita kasi nga babae ka at may puri na dapat ingatan. Hoy! Nico! Oh, ikaw pala, Gemma. Pasensya na, di ko namalayan ang paglapit mo. Eh kasi naman, parang ang lalim ng iniisip mo. Gemma, nakipag-break na sa akin si Charice. Ha? Eh, kailan pa? Nung makalawa, sinulatan niya ako. Tinangkakos siyang kusapin pero ayaw niya eh. Iniwasan na niya ako. Nung sabi niya, ayaw daw niyang maging hadlang ako sa mga pangarap niya. Kaya kalimutan ko na lang daw siya. Nico, umalis na si Charice. Sumama daw dun kay Sir Volter kaninang madaling araw. Ha? Pinayagan ni Aling Lydia? Hindi no. Ayaw nga ni Aling Lydia eh. Eh kaso, tinakasan niya yung nanay niya. Matagas talaga ang ulo niya. Napakatigas. Sana lang huwag siyang mapahamak sa ginawa niya. Sir Volter, ang ganda ng bahay niyo. Oh. At ang laki. Nasabi ko na naman sa iyo yun, di ba? Opo, pero iba pala yung feeling. Ngayong nakita ko na yung sinabi niyo. Parang mas maganda pa ho ito kaysa sa mga kwento niyo. Magkakaroon ka rin ng ganito. Yun, eh pag marami ka ng pera. Siguro ko pag sikat na ho ako. Kahit hindi ka sumikat, maaari ka pa rin yumaman. Ha? Huh? Kung magiging matalino ka lang. Sir Volter? Hayaan mo. Ako ang bahala sa'yo. Tuturuan kita sa mga dapat mong gawin. Ako ang bahala. Aliliga, kumusta na po? Eto, pagdamag na hindi nakatulog dahil sa pag-aalala kay Charice. Iniisip ko kung nasaan na siya. Ano naman nangyari sa kanya? Buhat po ba kahapon nang umalis siya? Wala pa rin siyang tawag sa cellphone niyo? Kaya nga, bahala ko lumuwas din sana ng Maynila. Ho? Hanapin ko anak ko. Paano siyang makikita? Malaki yung Maynila. At wala naman kayong address ni Sir Volter. Mananawagan ako sa istasyon na radyo, Nico. Makita ko lang ang aking anak. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung nasaan na siya. Pangalawang gabi ko na dito sa bahay ni Sir Volter. Eh bakit hanggang ngayon di ko pa rin nakikita yung sinabi niyang mga alaga? Sabi niyo, nasa bakasyon ang mga yun. Ay, sana makita ko na sila. Kinakabahan kasi ako dito eh. Kami lang dalawa ni Sir Volter. Meron nga katulong, di ko naman makausap ng maayos. Dahil hindi naman siya dito nakatira. Nagpupunta lang pag may ipapagawa si Sir. Kumusta na kaya si inay? Sigurado, alalang-alala na siya sa akin. Di bali, babalikan ko rin naman siya eh.
Pagsikat na ako at maraming pera. Ay, ha? May nagbukas ng pinto nitong kwarto. Sino yan? Sino yan? Ako, Charice. Sir Volter, bakit pumasok kayo dito? Uy, di ba sabi ko sa'yo? Tuturuan kita para magkaroon ng maraming pera. Oh. Sisimulan na natin yun ngayon. Eh, sir, sana bukas na lang. Gabi na eh. Matutulog na po ako. Mas okay ang oras na to, Charice. Yung matutulog na tayo pareho. Kapag napatulog mo ko, ibig sabihin, magaling ka. Ha? Ano po ba yung ibig niyong sabihin? Tsaka bakit ganyan ko yung makatingin? Alam mo, ngayon ako naniniwalang maganda ka lang, pero tanga ka. Sir? Tinaso ka na ng lalaki sa silid mo. Tinatanong mo pa kung anong ibig ko sabihin? Ano pa? Di magpapakaligaya tayo. Eh, ayoko! Hindi! Umalis ka dito sa kama! Wala umalis ka! Nung, ka. Wala ka nang magagawa. Sumama ka sa akin eh. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, magiging aking... Ay! Ay! Bahawa kayo! Huwag! Narito na uli ako sa gumaka. Buti na lang nakatakas ako sa bahay na yun habang wala ang Voltaire na yun. Sana mapatawad ako ni inay. Tama siya. Hindi ako dapat sumama sa lalaking yun. Masamang tao siya. Sinira niya ng dangal ko. Narito na ako sa amin. Bakit ang daming tao? Charice! Buti nagbalik ka! Gemma! Nagkamali ako sa ginawa kong pagtakas kay inay. Nasaan siya? Hihingi ako ng tawad sa kanya. Wala na si Aling Lidya, Charice! Ano? Patay na siya! Hindi! Inatake siya sa puso bago pa makaluwas patungo Maynila para hanapin ka. Inay ko! Patawarin niyo ako! Patawarin na! Napakasakit nang nangyari sa akin. Sa kagustuhan kong maabot ang aking pangarap, nakagawa ako ng malaking pagkakamali. Nasira ang aking dangal at namatay pa si inay. Sana kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Lalo na ng mga nakikinig na mapupusok na kabataan. Ako si Charice. Ito ang aking buhay. Hindi masama ang pangarap sa buhay. Ngunit pakaisiping mabuti kung anong magiging kahinatnan sa bandang huli. Mga nagsiganap, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Janelle Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Charice. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.